kapag tayo ay magsasangag ng kanin. 1, 2, 3, 4. 1, basahin nyo yung kamay, tapos paghiwa-hiwalay nyo yung kanin. 2, ilagay sa mainit na kawali. Mainit na kawali. 3, ilagay ng bawang punting asin. Tapos, huwag masyadong marami. And 4, halo lang ng halo hanggang malutoan yung sinangag. Okay? Okay, ito na po mga kapuso ang ating perfect breakfast sa farm, di ba? Ito meron tayong sunny side up and syempre yung sinangag na mainit-init pa. At amoy bawang. Hulaan nyo ako nung breakfast natin. Ito ay long silog. Yan, dito yung tinatawag na breakfast of the champion. Eat like a king and then the rest will follow. Aba, teka, may ayaw magpakabog sa aking long silog, ha? Ano ito? Kimchi sa silog meals? Aba, pwede pala yun. Ngayon, ang gagawin natin is beef bulgogi. Ang kailangan natin, make sure mainit na yung ating griddle. Una, gagawin muna natin yung kimchi rice. Lalagay muna ako ng kimchi sa ating griddle. So, after niyang masute, susunod na natin yung rice. Pwede tayong gumamit ng leftover rice or malamig na kanin. Make sure lang na ihahalo natin na maayos yung ating rice. After that, we put some seasoning. Then, a pinch of salt. And paprika as well. So, kung okay na siya, i-transfer na natin siya sa clamshell box or sa takeaway box. Then, next thing na gagawin natin is yung beef bulgogi. What we have here is thin slice marinated beef. So, lagay na natin yung oil. Then, yung beef. Then, we just put a little bit of bulgogi sauce. Pwede na rin natin isabay yung egg kasama to sa topping. Set aside muna natin yung beef. Since luto na siya, patayin na rin natin yung apoy. Yung egg, lagyan na lang natin na little bit of salt. For the finishing touches, maglalagay na tayo ng special sauce. ₱40 to ₱50 ang puhunan per chilog at pwede mo raw itong ibenta ng ₱85. Silog is our Korean take on traditional silog meals. We wanted to give Filipinos a chance to try their favorite silog dish with Korean flavors for affordable pricing. Bukod sa kimchi log na pwede kang mamili kung beef o chicken, meron ding spam chilog at pork chilog. Aba, ang ating Pinoy breakfast nagkaroon ng Korean twist, diba? You can earn as much as 20,000 from one single sack of rice or 1,500. So if this is something that interests you or you want to create your own business, you can take something as simple as a bowl of rice, add a little twist or a little bit of creativity, and now you have your own business. Aba! Talaga naman! Pati ang hot dog! In-upgrade nyo na rin, ha? Sige nga, ano ba yan? Tingnan ko nga malaman ko ngayon pag-upgrade niya sa hot dog. Let me see. What? Gourmet hot dogs? Meron palang ganon? So when it comes to bad dogs, we are actually inspired by food that we would eat growing up back in the States. Back there, it's normal to have gourmet hot dogs, over-the-top hot dogs. So we brought that idea over here in the Philippines. Gagawin natin ang pinaka-best-selling item ng ating bad dog carts. Ang gagawin natin is yung good morning. Ang kailangan natin... So first, kailangan muna natin ng oil. And make sure, again, yung ating griddle is mainit na. Lagay na natin yung ating hot dog. Medium heat lang siya para hindi sunog. Gawa na tayo ng egg. Initin na rin natin yung ating caramelized onion at yung ating bacon bits. Initin na rin natin yung ating bread. And lagay na natin siya sa ating clamshell. Then sunod na natin yung hot dog. Then yung caramelized onion. Lagay na natin yung egg dun sa top ng ating good morning hot dog. And afterwards, lalagay na tayo ng mayo mustard sauce and yung ating cheese sauce. And last thing is yung bacon bits. At ito na ang ating finished product, Good Morning Bad Dog. Maaari ka raw makagawa ng isang hot dog sandwich sa puhunang ₱20 to ₱30 at pwedeng ibenta ng ₱50 ang isa. Aba, pwede na! Maliban sa bestseller na ito, mayroon din silang Zarin Bad Dog, Classic at Wild Dog. For Coney Island, that's actually a popular item back in New York.
So we saw that and we brought it here to combine American with Filipino flavors. Importante raw na marami ang maaaring pagpilian ng kanilang customers. Ginawa nila ito para hindi mabilis pagsawaan ng customers ang mga produkto nila. Ang mga ideyang ito galing kay Inigo Arellano na inabutan ng lockdown dito sa Pilipinas. Last year, like everybody experienced with COVID, I had to change my plans. I had to figure out something different. That's why I invited my best friend Robert and together we created Bad Dog and Chilo. Nag-isip na lang daw siya ng mapagkakakitaan sa kasagsagan ng pandemya noong August 2020. Gusto kasi niya matulungan ng mga taong gustong magnegosyo sa mababang puhunan. I was able to create an opportunity not only for myself, but to help others here in the Philippines to earn your own business or to create your own business. At ang mga cards na ito ang nakita niya magandang paraan para maibenta ang mga naisip niyang pagkain. Kaya raw kumita ng isang cart nila ng 6,000 a day. Aba, bongga na rin. At ang kanyang payo sa mga gusto rin sumubok sa negosyo. Starting a business is never easy. In order to succeed in life, you have to wake up every day, believing in yourself, and also motivated to work hard. Sino nga ba naman ang mag-aakalang sa gitna ng pandemya ay pwede ka palang makaisip ng bagong negosyo? Kaya naman, huwag mawala ng pag-asa. Malay mo, yung naiisip mong negosyo ang magbibigay sa iyo ng tagumpay, sabi nga ni Inigo. I hope you too can find your passion, find your purpose, what you want to strive for every single day, and go after it with no limits.